Good morning mga kamanok. Tag-ulan na naman po ngayong buwan. Kumusta po ang mga alaga natin? Alam nyo ba na sa panahon ng tag-ulan ay maraming sakit ang pwedeng makuha ng mga alaga natin, lalong-lalo na po ang mga manok. Ngayong araw po ay tatalakayin natin ang mga iba't ibang klase ng mga bulate na nakukuha ng mga alaga natin sa panahon ng tag-ulan, sanhi ng mga bakterya. At kung ano-ano ang mga alternatibong gamot na nakukuha sa kapaligiran na pwedeng pamuksa sa mga ito. Kung napapansin niyo po ang inyong mga alagang manok na namumutla, nanghihina, ay mag-isip na po kayo kung ano ang dapat gawin para po hindi na masasayang ang mga pagod at gastos natin sa pag-aalaga kung mamamatay lang din sila. Karaniwang nararanasan ng mga alagang manok ang pagkakaroon ng mga bulate. Ilan sa mga ito ang tapeworm, roundworm, gapeworm, eyeworm, sickleworm, at redworm. Ang mga bulating ito ang sumisipsip sa mga sustansyang nakukuha ng mga manok sa kanilang kinakain. Kaya sa halip na ang mga alaga nating mga manok ang lalaking malusog, bulati po ang lumalaki. Inirerekomenda po ang pagpupurga sa mga alagang manok at least once a month para sa mga sisiw at tuwing ika-isa hanggang dalawang buwan naman para sa mga may edad na mga manok natin. Tatalakayin po natin ang ilan sa mga halaman na matatagpuan po lamang sa ating kapaligiran. Bukod sa libre na ang mga halamang ito ay magandang alternatibo para gamitin natin sa ating mga alagang manok upang mapuksa ang bakteriyang kong tawagin ay bulate. 3, 2, 1, Betel nut, tinatawag sa amin na buwa. Scientific name, Areca catechu. Isa sa mabisang pamurga sa mga alagang manok. Ang betel nut ay lahi ng palm tree na tumutubo lang sa Asia, lalo na dito sa Pilipinas. Hatiin lang ang betel nut sa apat na bahagi at isa-isang isubo sa mga manok. Mas epektibo kung di pa kumakain ang mga alagang manok. Napatunayan na itong mabisang pampurga lalo na sa mga breeder ng manukan at sa mga nagmamanukan. Garlic o bawang, scientific name, Allium sativum. Ang bawang ay isang pamurga ng manok. Ito ay nakapagpapalakas ng immune system at respiratory system ng manok. Magdikdik ng ilang piraso nito at ihalo sa 4 na litrong tubig o ihalo sa pagkain ng manok. Gawin ito sa loob ng 5 to 7 days. Pwede ding paghaluin ang bawang at 2 teaspoon apple cider vinegar at ihalo ito sa inumin ng mga manok. Wild tamarind o ipil-ipil, scientific name, Leucaena leucocephala. Ito ay maraming health benefits sa mga tao at ganun din sa mga alagang manok. Madali itong tumubo at ginagamit ito bilang isang organic na pagkain sa mga baka, kambing, manok. Ito ay may mataas na protina na siyang kailangan ng mga hayop. Ang buto nito ay pwedeng pampurga sa mga manok. Kumuha ng dahon ng ipil-ipil, dikdikin ito hanggang lumabas ang katas, pigain at ihalo sa inumin ng mga manok. Ang hilaw na buto nito ay mainam na pampurga sa manok. Lutuin lang ito sa kawali na walang mantika o tubig man lang. I-toast lang nyo at ihalo sa pagkain o sa inumin ng inyong mga alagang manok. Papaya, scientific name, Carica papaya. Ang buto ng papaya ay isa sa mabisang pamurga, hindi lang sa tao para din sa alagang mga manok. Ang papaya ay nagtataglay ng mga vitamins and minerals. Halos lahat ng vitamins at minerals ay tagnay nito. Vitamin A,
C, potassium at calcium. Patuyuin ang buto nito at dikdikin hanggang sa maging pulbos. Ihalo sa tubig at ipainom ito isa o dalawang oras pagkatapos kumain. Ibigay sa loob ng 5 to 7 days para sa mga alagang manok. Talisay, or kilala sa pangalan na Indian almond, tropical almond, umbrella almond, scientific name, Terminalia catapa. Ang buto ng talisay ay sobrang mabisang pamurga ng mga manok. Nagtataglay ito ng sudoric and telmintic astringent properties na makapagpapatanggal ng bulate sa katawan ng tao at maging sa manok. Ang buto ng talisay ay pampagana din sa pagkain ng mga alagang manok. Hatiin lang ang bunga ng talisay at kunin ang buto nito. Ipakain ito sa mga manok isang beses sa isang linggo. Maraming salamat sa panonood. Abangan po nyo sa susunod na video ang layer farming episodes. Please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.